Day, welcome ulit sa aking kusina. So, gagawa tayo ng banana pudding using overripe banana. So, meron akong itong piraso ng overripe na banana. Saba. Saba ang aking ginamit. So, pag putul-putulin lang natin to. Then, maglagay tayo ng dalawang itlog. Luin lang natin. So, wag natin itapon ang ating overripe na mga saging kasi pwede natin siyang gawing pudding or banana loaf. Medyo nadurog na siya ng konti-konti. Then, ilagay na sa ating blender. Ng 1 cup white sugar. Depende po sa inyong panlasa. Kung gusto nyo medyo matamis, so pwede nyo dagdagan. Then, 1 can ng evaporated milk, any brand, 140 grams. Then, 1 half teaspoon ng vanilla extra. Blend na natin siya. Shout out sa aking video ka-prayer. Sabi nga eh. Ayan na siya. Then, sa isang malinis na frying pan, maglagay tayo ng 1 cup ng ating white sugar. Antayin natin siya mag-melted. Mahinang apoy lang po ang ating gagamitin para hindi siya masunog. Yan, caramelized na ang ating sugar. So, ito ay mabilisan nating itatransfer sa ating lanyera kasi mabilis tong tumigas. Yan, pakalatin lang natin siya. So, ayan na. Then, ito ilagay na natin ang ating na-blend na saging. So, pagkatapos
Tapos, takpan na natin ito ng aluminum foil para hindi siya mapasukan ng tubig. Shout out sa mga Team Patusok, Team Evie Mariano, Team Mami Juliet West Vlog, Team Inday at sa lahat ng team na sumusuporta dito, ang Team Net Cafe. Thank you sa inyong mga pagsuporta. Shout out din sa Team Astuces na Inay at Team Kapatid Roselyn. Yan, takpan na natin siya isa-isa. At sa kadahilan ng wala akong steamer na malaki, so ang ginamit ko ay ang steamer na lang ng rice cooker. So ang nilagay ko dyan ay warm water na para medyo mabilis na siya. Yan, shout out again sa aking videographer, Diyos ko po. Inilagay ko na ang ating lanyera. Balang araw makakabili rin ako ng malaking steamer someday. Kaya naman. Steam natin to ng 25 to 30 minutes. So, after 25 to 30 minutes, tingnan na natin kung okay na siya. So, tusok-tusokin natin ang toothpick. Pag wala nang dumikit sa toothpick, it means luto na siya. Transfer na natin sa ating plate. Glenda. Hiwain na natin, tingnan natin kung anong itsura niya sa loob. Yes.
sa mga may saging na medyo overripe na, huwag nyong itapon. Pwede nyong gawing ganyan. Libre na ang aming pang merienda again. Para mas lalong sumarap siya, i-chill natin siya ng 1 to 2 hours. Para mas ma-feel natin ang yummy ng aking banana pudding. Happy cooking everyone! Thank you for watching! At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe! Glenda Lorenzana Vlog, and please click the small notification bell para magiging updated kayo sa aking mga susunod na pagluluto. My own version of banana pudding.